Hello guys, meron tayo ditong dalawang boxes and then ituturo ko sa inyo kung paano makakatipid sa pagpa-ship nito kasi yung shipping fee is cargo yon ng customer. So para makatipid sila is binigyan ko sila ng option kung nasa box pa, naka-box yung shoes or hindi. So, pinili ng customer yung hindi na naka-box para tipid daw sa shipping fee. So, ganito yung pagbalot ko. So, inalis ko siya sa box. And then, yung shoes paper ay ginamit ko yun para ipangbalot kasi naubusan na ako ng bubble wrap. So, huwag kayong mag-alala sa aking customer dahil meron naman doong nakalaan na bubble wrap doon sa courier na pagpapadalhan ko nito. So, simple lang yung ginawa ko. Siyempre, sineparate ko yung sapatos and then binalot ko siya sa shoe paper and then bawat isa ay merong balot. Hindi ko sinama yung dalawa para sa isang balutan lang. Hindi ako nagtipid doon kasi para mas safe yung sapatos kahit wala siya sa box, binalot ko talaga siya ng maigi except sa bubble wrap. So ayan guys, balot na yung isa and then apat itong sapatos na to na piraso na babalutin natin. So hindi siya aabot ng 200 pesos yung shipping fee, pwedeng nasa more or less 150 pesos lang yung shipping fee nito. Siyempre, magbe-base din yung courier sa kilo nito and then sa pouch na gagamitin. Kasi ipapalagay ko to sa pouch size medium. So, medyo mas mura yun compared doon sa large. Kasi tansya ko naman na kasya ito sa medium size na pouch. So, ayan guys, nabalot na natin to. Ito na yung pangalawang sapatos. Ayan, balot na balot at secure talaga yung shoes na hindi naman siya madi-defect or madi-deform dahil sinigurado talaga natin yan. So, ayan. And then, kumuha din ako ng paper bag para doon ko siya ilagay yung dalawang sapatos para mas maganda pa rin and presentable kapag binuksan ng buyer. So, ayan.